magiging patay na patay ang kanyang nararamdaman na pagmamahal sa iyo gamit lamang ang iyong ihi. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na naman video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video, dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp in imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano siya magiging patay na patay sa sobrang pagmamahal sa inyo. Yung tipong nararamdaman niya yung parang lagi siyang kinakabahan, lalo na kapag naiisip ka niya. Lalo siyang kinakabahan kapag nakikita ka niya. Kinakabahan siya kapag nakakausap ka niya. Yung tipong parang hindi siya mapakali kapag nakikita o nakakausap o nakakasama kanya. Yung tipong hindi niya ma-explain yung nararamdaman niya sa inyo dahil sa sobrang pagmamahal sa inyo. So ito ay pwedeng gawin sa parehas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. And syempre naman sa ating babae at lalaki na mag-partner. And dito po, ang kailangan natin ihanda dito is kailangan mo dito maghanda ng isang bote. Bote po na mas maganda na babasagin, pero kung wala kayong babasagin, kahit na yun sa mineral water lamang, and dapat po ay may takip yung bote na inyong ihahanda. So bote, and kailangan mo rin dito ng iyong ihi sa umaga, and kailangan din natin dito ng isang maliit na papel, kailangan natin ng panulat, at kailangan din natin dito ng isang kutsarang asukal. So ang asukal po ay pampatamis sa inyong relasyon. So ayun po. So kapag ready ka na or handa na ang mga bagay na aking naibanggit na ating gagamitin sa paggawa ng isang ritual, isunod mong i-ready ang inyong sarili. Dapat alam mo sa iyong sarili na hindi ka nagdududa sa isang ritual na inyong gagawin. Dapat handa ka and hindi ka dapat nagdududa sa ritual na inyong dapat gawin. And buo po dapat ay inyong tiwala at paniniwala. Ngayon, kapag ready ka na, pwede mo na itong umpisahan. So, una po, ang gagawin po ninyo is maglagay kayo dito sa bote ng inyong ihi. Kahit konti lamang. Maglagay kayo. So, sa umaga po, kahit hindi sa una, hindi sa huli, basta sa ihi po ninyo sa umaga. Kahit anong oras po pwede. Ihi. And, ayun po, sulat po ninyo dito sa papel ng tatlong ulit ang kanyang pangalan at apelyido. So kapag naisulat nyo na dito ang kanyang pangalan at apelyido dito sa papel na ito, isunod mo itong ilagay dito sa loob ng bote. And kapag nailagay mo na dito sa loob ng bote ang papel na ito na naglalaman ng iyong ihi, lagyan mo rin ito ng isang kutsarang asukal. And kapag nailagay mo na ito ng isang kutsarang asukal, ang gagawin mo lamang dito ay bago mo ito takpan, medyo ilagay lamang or idikit lamang kunti sa iyong baba. So, iwag nang dikit na dikit kasi may ihi ito. So, ganun lang. Tapos, sabihin mo dito ang iyong nais. Halimbawa na lamang, magiging patay na patay ng sobra-sobra ang iyong nararamdaman na pagmamahal sa akin. Hindi mo ma-explain o hindi mo gusto na mawala ako sa buhay mo. Gustuhin mo na lagi mo akong kasama, makakausap o makikita. Ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. Mamahalin mo ako ng higit pa sa iyong sarili. So lahat na sasabihin mo dito. And pagkatapos nun, sambitin mo ng tatlong ulit ang kanyang pangalan at apelyido. So ayun po, gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday ng kahit anong oras. So salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all. And ayun po, bago ko makalimutan, ilagay lamang ito or pwede mo itong ibaon sa lupa ang bote na inyong ginamit na naglalaman ng inyong ginagamit na ritual. Salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.